Ilang Bicolano pilit na bumabangon pagkatapos ng kalamidad. Yan ang tinutukan live ni Rain Palino ng GMA Regional TV Bicol. Rain? Jasmine, matapos ang pananalasa ni Bagyong Rolly at Ulysses sa Bicol, hindi pa tuloy ang nakakabangon ang marami sa naranasang kalamidad. Kabilang ang bayan ng Calabanga, Camarines Sur sa binahanong Bagyong Ulysses. Kwento ni Tatay Francisco, nasira ng baha ang halos lahat ng gamit nila sa bahay. Mala ni, garoon na baga pinkuroyan kami ni Bihio, inarahit ni garoon ng widening. Sa tala ng Office of Civil Defense Bicol, nasa 47,939 na bahay ang nasira sa rehiyon. Isa na lamang sa mga nasiraan ng bahay ang PWD at masahistang si Tatay July ng Kamaligan. Tatlong taong gulang pa lamang daw siya nang mawala ang kanyang paningin dahil sa taas ng lagnat, kaya hindi raw naging madali ang buhay para sa kanya. Pero dahil sa epekto ng bagyo, mas lalo raw dumilim ang kanyang kinabukasan. Ang bahay niyang itong gawa sa pinagtagping plywood at plastic, halos hindi na matirhan matapos masira ng ilang bagyo. Tanging ang anak-anakan niyang si Casey ang kasama niya sa bahay. Aniya dobleng dago kung ituring niya ang pandemyang dulot ng COVID-19 at krisis matapos ang ilang bagyo. Sa ngayon, pansamantala siyang tumutuloy sa opisina ng kanilang asosasyon. Balik-balik lang. Wala man talagang tulugan dito. Pag umulan, basa ako dyan. Lalo na kang COVID, tas kang quarantine. Gutom-gutom na po kami kanigdi sa araw. Tigtuturog mo na lang. Pasalamat niya dahil sa kabila raw ng hirap ng buhay, may ilang nagbibigay donasyon sa kanya gaya ng pagkait at ilang construction materials. Mensahe niya sa kapwa na salanta, Maging matapang sana kayo kagaya ko na kahit pa dumating ang COVID, tatlong bagyo na bumayo sa bahay ko o kaya bagyo naman sa bahay ninyo, tuloy lang ang buhay. Dahil maraming mga individual na nag-o-offer ng tulong. Jasmine, patuloy ang pamamahagi ng relief goods at donation drives ng mga pribadong sektor para sa mga nasalanta. Jasmine? Maraming salamat, Rain Palino.